ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Goodbye Pasaway sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Veronica, halika nga sandali, bilisan mo. Bakit po, honey ko? Kap, ano po yun? Gumawa ka ulit ng sulat, ha? Para sa mga opisyalis ng barangay. Magkakaroon tayo ng emergency meeting. Ano po ilalagay kong agenda sa sulat, Kap? Sabihin mo, tungkol ito sa pagbisita sa atin ng bagong puso chef na si Colonel E.D. Acol. Kasama niya yung mga apat na trainer ng Wasar. Magbibigay siya ng training para sa ating lahat. Sige po, Kap. Sandali lang po. Naka-siksi talaga itong si Veronica. Ang liit ng balakang. Wow! Balakang pa lang. Ayos na. Ano yung sinisilip mo dyan, ha, Karyo? Yung balakang at puwet ni Veronica. Ano pa? Gwen, Punyag, nandito ka pala. Kukukwan, may pinapagawa naman akong sulat kay Veronica . Hay, yung mga mata mo. Alam ko kung saan nakatingin yan. Saan ka ba pupunta? Ang aga-aga mong lumabas ng bahay, ha? Wala. Ha? Dito lang ako mag-i-standby. Wala akong gagawin doon sa bahay. Wala akong kausap. Kaya, maaga rin akong pumunta dito. Maaga rin pumasok sa opisina niya si Kuya. Kaya dito muna ka para mabantayan rin kita. Ano? May kumakatok. Sino naman kaya ang istorbong ito? Sandali lang, nandiyan na! Ay, magandang araw po sa'yo, Kagawalasyong. Ko pala, Amnoy. Ambring pala. Anong kailangan mo? Sabihin mo kaagad dahil naaksay ang oras ko. Naku! Ibibigay ko lang po itong sulat para sa inyo. Sulat? Oo. Kanino galing ang sulat na yan, ha? Ay, Kagawadasyong, galing ito kay Kapitan. Pasulat-sulat pa ang karyong na yon. Ano bang sinasabi niya sa sulat na yan? May meeting daw kayo bukas ng umaga. Ay, ito, tanggapin ninyo para may deliver ko na itong ibang sulat ng mga kasama ninyong kagawad. Ay, ito. Sige. Bye-bye. Albizet, marami ng kasalanan sa akin ang karyong na yon. Kailangang makaganti na ako sa kanya. Mag-iisip ako ng paraan para ako naman ang kampihan ng mga kasamahan kong kagawad. Si Kagawad Adong lang ang kakampi ko ngayon . Teka. Tama. Alam ko na kung ano ang gagawin ko bukas. Alam ko na. Dito yung pasaway ng kagawad. Napakaaga niya. Good morning, Pining. Kagawad Asyong, ang aga mo para sa meeting. Mamaya pa yun, alas 8 po. Alas 7 pa lang ngayon . Pining, pakitimpla mo nga ako ng kape.
Hindi pa ako nakapagkape sa bahay. Ha? Pasensya ka na kagawad. Wala pa si Veronica eh. Napag-usapan kasi namin na kung may magpapatimpla ng kape, eh siya ang gagawa. Aba, bakit ganyan naman? Kagawad ako. Kahit na sino, pwede kong utusan. Kung wala siya, eh di ikaw na. Pinagpapasapasahan niyo ako eh. Ha? Ha? Naku po, kagawad. Hindi po talaga pwede. Kasi napag-usapan na namin at sinang-ayunan na ni Kapitan ito. Kaya pasensyo ka na. Hintay mo na lang si Veronica. At saka siya ang may hawak ng susi na kinalalagyan ng mga kape. Ano? Ay, buwisit. Kaya akong magangad punta nga rito para makapagkape. Tapos wala pala. Ganyan ang ginagawa ninyo nung nandito pa sila Kulas at Sirle. Ha? Pinagpapasapasahan niyo ako. Parang may tao sa CR. Sino yung Pineng? Si Aling Punyang kagawad. Naliligo, nagbababad sa tubig dahil mainit ang panahon. El Niño kasi. Ha? Naliligo dito pa sa barangay hall? Abay, mali yan. Bakit hindi sa bahay nila maligo? Marami palang mali ginagawa ninyo dito sa barangay eh. Sige, hindi bali na lang. Mamaya ko na lang sasabihin sa lahat ng mga naobserbahan kong mali. Heh, humanda kayo sa akin. Humanda kayong lahat. Ay, magandang umaga sa inyo, mga kapwa kong opisyal ng barangay. Alam niya, nagpatawag ako ng special meeting natin ng mga opisyal dahil nakausap ko si Colonel E.D. Acol, ang bagong puso chef, pati ang trainer ng Wasar, pupunta dito sa susunod na linggo at magbibigay sila ng training para sa safety measures. May drill tayo. Gagawin dito mismo sa ating barangay. Ay, maganda yan, Kapitan. Para alam namin ang gagawin natin. Kung sakaling may sakura dito sa atin, tuturuan tayong mag-rescue. Sandali lang! Anong magandang sinasabi ninyo? Delikado yung iniisip ni Kapitan. Bakit mo naman nasabing delikado, kagawad asyam? Anong dahilan? Pakipaliwanag mo nga. Gusto nyo bang mag-riskyo? Ipapahamak mo lang kami, Kapitan. Kung nakapag-training tayo, sigurado, kapag may kalamidad, tayo ang tatawagin. Tapos, kapag may namatay, tayo ang sisisihin. Kaya tutol ako dyan. Kagawad asyaw. Marami na akong nakikitang irregularidad na ginagawa ninyo dito sa barangay hall, Kapitan. Ano? Una, nakita ko kanina, dito pala naliligo si Punyang. Ginagamit niya ang tubig. Binabayaran natin yan. Tapos, dinadala ni Veronica ang susi ng cabinet na kinalalagyan ng kape. Asukal at gatas. Bakit hindi niya iwanan? Kanya ba ang mga yan? May mahiya naman kayo! Kagawad, hindi... Tama na! Kagawad na daw! Halika na! Walang kwenta naman ang meeting na ito eh! Nabahala lang tayo! Halika na! Tandaan niyo ito! Hindi ako makapapayag na magtagumpay kayo sa plano ninyo! Tandaan niyo yan! Halika na! Sige, tayo na, pare. Napakabastos naman ng kagawad asyong na yon.
tumutsun ulit. Heh, eh sige, bahala sila sa buhay nila. Eh, sige mga kasama, ipagpatuloy natin ang meeting sa araw na ito. Hayaan nyo na ang dalawang yan, na walang alam gawin kundi tumutsun. Oh, sige mga kasama, ituloy natin ang meeting na to. Eh, Kap, ituloy mo ang sinasabi mo at makikinig kaming lahat. Veronica, napakabastos talaga ni Kagawad Asyong. Oo nga, Pinay. Tinutulan na naman niya ang plano ni Colonel Eddie Acol na pupunta rito at magti-training tayo para sa safety measure para makaiwas tayo sa sakuna at makapag-rescue. Oo, Veronica. Bahala siya sa buhay niya. E, pati yung pag-uwi ko ng susi ng cabinet, kinukomentaryuhan niya. At dati naman ganun ang ginagawa, diba? Eh, noong sinakulasa at Shirley pa ang sekretarya, ganun ang ginagawa nila. Oo nga eh. Inuutusan niya ako kasi kanina na ipagtimpla ko raw siya ng kape. Sabi ko, dala mo ang susi. Tapos sabi niya uli, tubig na lang daw. Tamang-tama naman, ubos na ang tubig. Tapos, nakita niya si Aling Punyang na naligo dito. Kaya hayun, sinabi niya na may mga irregularidad na nangyayari raw sa barangay hall. Ito naman kasing si Aling Punyang. Bakit dito pa naligo? Bakit hindi na lang sa bahay nila? Dito kasi natulog kagabi. Binabantayan si Kapitan. Nakakainis na talaga itong si Aling Punyang. Kulubot na nga ang balat. Si Losa pa. Sinong sinabi mong kulabot ng balat? At si Losa, Veronica? Ha? Aling Punyang? Ikaw? Benita, Ambreng Paseng, ihanda ang mga upuan bukas ng umaga. Dahil bukas ng umaga, mag-uumpisa na ang training natin para sa disaster, lalo na sa wasar. Ayo po, Kapitan. Upo, Kapitan. At kung pupunta kayo dito, nakaw, maligo naman kayo. At magsuot ng malinis na damit. Hindi ganyan na punit-punit na nga, marumi pa. Eh, de, parang basahan eh. At lingguan yata kayo bago magpalit eh. Nakakaya kay Colonel Eddie Acol. Opo, Kap. Ako, naliligo ako. Naligo ako nung isang linggo. Itong dalawa, buwan yata. Eh, tama na nga yung kantsaw na yan, binitaw. Sige na. Totoo ilabas naman. Na mga bagong monoblock na donasyon ni Congressman Tomas Sumira. Bilisan ninyo! Ay, upo, Kapitan! Ay, tayo na, pasig! Kailangan hindi ako mapaya kay Colonel Eddie Acol. Ipapakita ko sa kanya na maganda ang ginagawa ko sa barangay ka. Ipapalinis ko ang buong barangay hall para wala siyang makitang dumi sa kapaligiran. Ah, Veronica! Halikan mo ako sandali. Nakaw, ipagsimpla mo ako ng gatas. Sandali lang, Kap. Halikan na kita. Ipagtitimpla na pala kita ng kape, Kap. Madala akong gatas at tinapay. Ito, maggatas ka na. Masarap itong karyong. Binili ko ito sa mismo sa Dairy Farm. Punyeng. Inumin mo na ito, Karyong. Mahal ito. 500 piso ang halaga ng isang tasa. Nakaw, 500?
Eh, 10% ka naman po niyan. Masyado kang magastos. Ayaw ko yan. Inumin mo. Kung gusto mo, inumin mo mag-isa yan. Ha! Karyong! Gawa, Dasyong! Ah? Sino yung sinasabi mong darating bukas na kernal? Si Colonel Eddie Akol daw. Ang pangalan, bagong-bagong puso chef. Kapalit ni Colonel Bustamante. Anong gagawin niya sa barangay? Eh, magtuturo daw ng safety measure. Ha! Buwisit ang Kapitan Karyong na yon. Gusto lang magpasikat. Kaya kung sino-sino na lang ang taong iniimbitahan dito. Ay, hindi ba kayo kasali ni Kagawad Adong sa training na yan, Kagawad? Hindi. Tutol kaming dalawa nga ni Kagawad Adong. Kaya hindi kami aatin sa buwisit na training na yan. Ay, ano nga ba yung training na yon, Kagawad? Training nga raw ng rescuer. Bobo! Delikadong iniisip niya eh. Ipapahamak ang mga kagawad? Hindi mo niya alam na mahirap ang maging rescuer. Kung may kalamidad, mga rescuer ang tinatawag. Kung may hindi na rescue, sisisihin ang mga rescuer. Tanga talaga ang kapitan na yon. Hindi alam ang ginagawa, hindi nag-iisip. Eh, tanga nga siya eh. Oo! Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya gusto kong mabulilyaso ang plano nila bukas. Ha? Alingin siyang. Ha? Eh, anong pinaplano mong gawin, Kagawad? Hindi ako ang gagawa, kundi kayo ni Bunyeng. At isama niyo na rin si Boy. Ha? Eh, anong gagawin naming tatlo, Kagawad? Ang mabuti pa, makinig kayo, ha? Bunyeng! Boy! Hali kayo rito. Lumapit kayo. Bilisan ninyo. Opo, Kagawad. Andyan na ako. Brr, brr, brr. Masasabihin mo, Kagawad. Ay, makinig kayong dalawa, ha? Ganito ang gagawin ninyo bukas. Pakinggan nyong mabuti. Sige! Sabayin niyo ang lumaway. Kailangang napag-aralan niyo yan, ha? Sige! Pag-aralan natin. Ay, ambing. Hindi ko na kaya talaga. Pagod na pagod na. Hindi ko na alam. Na isang kilometro pa lang habang nilalawin natin. Hindi ko kaya talaga, ambing. Ay, ang layo pala. Kung pagod ka na, mas lalo ako dahil inalalayan ko pa si Pasing kanina. Ay, hindi pala niya alam lumangoy. Kawawa naman. Eh, nasaan na siya ngayon? Ay, naku, hindi ko alam. Kanina, nandyan lang sa likuran natin. Isan din yung lumangoy dahil maraming pating dito. Huh? Sino? Eh, naku, mayroon pating. Bilisan din ang lumangoy, mga kasama. Oh, Abri, narinig mo ang sinabi ng tinim natin. Marami na pating sa lugar na ito. Naku, makakainin tayo ng patek. Bilisan din natin ng lumangon. Sige! Malapit bilisan na yan! Ah, 20 meters na lang! Makakarating na kayo! Samahan ka na naghihintay sa inyo! Bilis! Ah? Ay, naku! Naku, Angri, mamamatay na yata ako dito. Ha? Ay, hindi. Malapit na tayo sa bangka. Malapit na tayo, 20 meters na lang. Ha? Makakasampa na tayo sa bangka na yan. Talagang hindi ko na kaya. Ha? Ayaw ko na talaga. Ayaw ko na. Ay, bilito.
Bakit ka humabalik? Sa pinanggalingan natin, sumulit ka na, Andre! Jing, paano tayo makakalapit? May kasama pang palis ang Colonel Lady Jacob na yan. Oh boy, anong gagawin natin ngayon dito? Wala tayong magagawa. Babalik tayo sa bahay ni Kagawad Asyong. Kung babalik tayo doon, hindi niya tayo bibigyan ng pira. Talagang hindi. Dahil wala tayong nagagawa sa pinapagawa niya. Sayang, wala na akong pera, pare boy. Ha? Magtitiis muna tayo. Balang araw, magkakapira din tayo. Basta, maghintay ka lang. Paano? Paano ba, ay? May naisip na ako. Tiyak, sasang-ayon kayo ni Lola Insang sa naisipan ko. Ano na naman yung naisip mo, Bujeng? Kakausapin ko ang mga pulis, Lola. Tapos, kayo ang gagawa ng pinagagawa ni Kagawad Asyong. Ha? Oo nga pala, no? Oo. Sige, makipagkwentuhan ka sa pulis. Yayain mo sila sa tindahan nila, Darwina. Tapos, sabihin mo na may paninda silang masasarap na pagkain. Tapos, sisigaw ako na may bumba. Ganun lang ang gagawin natin. Para masabutahin natin ang training na ito. Sige, kayo nang bahala dito, Lola. Ako nang bahala sa mga pulis. Ano? Naintindihan nyo ba yung pinaniwanag ko sa inyo? Lumayo kayo dyan! May bumba! Lumayo kayo! May bumba raw! Mamamatay tayo dito! Layo! May bumba! Sige na! Sasabog na! Kaya ang mangyayari sa training na yon sa barangay ng Hingaluan. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Goodbye, Pasaway! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!